Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Mother Tongue-Based Multilingual Education. Paggamit ng pang-ukol ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pagkatapos ng araling ito, makapagbibigay ka na ng halimbawa ng pang-ukol at makagagamit ka na ng pang-ukol sa pangungusap. Gawin natin. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Sa iyong sagutang papel, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang mga kamatis ay nasa loob ng basket. Ang kalabasa ay nakalagay sa pinggan. Nasa ibabaw ng mesa ang mga carrots. May nakatanim na talong sa may bakuran. Nasaan ang mga kamatis? Ang mga kamatis ay nasa loob ng basket. Saan nakalagay ang kalabasa? Ang mga kalabasa ay nakalagay sa pinggan. Saan matatagpuan ang carrots? Ang mga carrots ay nasa ibabaw ng mesa. Saan nakatanim ang talong? Ang talong ay nakatanim sa may bakuran. Anong mga salita ang nagsasabi kung nasaan ang mga gulay? Nasa loob ng basket, nakalagay sa pinggan, nasa ibabaw ng mesa, at nasa bakuran. Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay tinatawag na pang-ukol. Ano ang pang-ukol? Ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa, pang-abay at sa iba pang mga salita sa pangungusap. Ang mga pang-ukol ay nagsasabi kung saan naroon ang isang bagay at tao, kung saan ito nagmula at kung saan ito patungo. Mga halimbawa ng pang-ukol. Sa mga. Nina. Sa kay. Tungkol sa. Tungkol kay. Ayon sa. Ayon kay. Sa ibabaw. Mula sa. Nang. Nang mga. Kay. Kina. Nang. May. Para sa. Para kay. Tungo sa. Sa pagitan. Sa harapan. Sa likod. Gawin natin. Lagyan ng check kung ang mga salita o parirala ay pang-ukol at X naman kung hindi.
sa gitna, ito ay check. Masipag. Ito ay ekis. Kina. Ito ay check. Parakay. Ito ay check. Sa mga, ito ay check. Masarap. Ito ay ekis. Sa isang buwan, ito ay check. Kay. Ito ay check. Masaya. Ito ay ekis. Bukas. Ito ay check. Gawin natin. Lagyan ng check ang pangungusap kung ang may salungguhit na salita o parirala ay pang-ukol at ekis naman kung hindi. Nag-aaral ng mabuti ang mga bata. Ito ay check. Ang mga turista ay masayang namasyal sa buong lalawigan. Ito ay check. Sumulat ng tula si Rosa tungkol sa probinsya ng Cavite. Ito ay check. Ang General Trias ay isang bayan ng Cavite. Ito ay ekis. Ang mga sariwang gulay na mula sa bayan ng Laguna ay nasa ibabaw ng mesa. Ito ay check. Gawin natin. Piliin ang angkop na pang-ukol sa panaklong upang mabuo ng maayos ang bawat pangungusap. Kinuha ni Mario ang kanyang lapis sa loob ng loob at loob ng kanyang bag. Ang pang-ukol ay sa loob. Tumayo siya malapit ng at sa pinto. Ang pang-ukol ay sa. Ang mga magagandang halaman na nakikita ninyo ay si kina sa mga aling Marta at pamilya. Ang pang-ukol ay kina. Ang bahay ng mga katutubo ay nasa itaas, nasa loob, sa ng bundok. Ang pang-ukol ay nasa itaas. Masarap ang ulam na niluto si nina ni ate. Ang pang-ukol ay ni. Gawin natin. Piliin ang letra ng wastong parirala na ipinapahayag ng bawat larawan. Ang tamang sagot ay B. Mga aklat sa loob ng cabinet. Ang tamang sagot ay B. Pusa sa ilalim ng mesa. Ang tamang sagot ay C. Bulaklak sa florera. Ang tamang sagot ay A. Mga prutas sa loob ng basket. Ang tamang sagot ay A. Isda sa loob ng aquarium. Gawin natin. Punan ng angkop na pang-ukol na nasa kahon ang mga sumusunod na pangungusap.
Ang pusa ay pumasok patlang ng bahay. Ang angkop na pang-ukol ay sa loob. Nakita ni Alan ang kanyang laruan patlang ng cabinet. Ang wastong pang-ukol ay sa ilalim. Ang kwento na binasa ng mga bata ay patlang magiting na kaviteño. Ang wastong pang-ukol ay tungkol sa. Kumuha si nanay ng mga gulay patlang ng aming bahay. Ang angkop na pang-ukol ay sa likod. Si Carlo ay naglagay ng kanyang mga gamit patlang tamang lalagyan. Ang angkop na pang-ukol ay sa. Gawin natin. Punan ng angkop na pang-ukol ang mga pangungusap upang mabuo ng maayos ang talata. Isang umaga, nagpunta sa bukid si tatay upang magtanim. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Inaya niya ang kanyang kapatid sa bukid at pinag-usapan nila ang tungkol sa pagtatanim ng palay. Nagkasundo sila at nagtulong sa pagtatanim sa malawak na bukid. Ang kanilang ginawang ito ay para sa kanilang pamilya. Tandaan natin. Ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pangdiwa, pang-apay at sa iba pang mga salita sa pangungusap. Ang mga pang-ukol ay nagsasabi kung saan naroon ang isang bagay at tao, kung saan ito nagmula at kung saan ito patungo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Mother Tongue-Based Multilingual Education. Paalam!